Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa. Kung paanong tayo ay iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inilagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa pamamaalam ni Kristo sa kanyang mga alagad, we have today the farewell discourse of our Lord. Hiniling niya sa Ama, hindi ang kung ano pa mang material na bagay. Ang hiling ng Diyos sa Ama ay ingatan mo sila sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. So what the Lord petitioned from the Father is that they may be protected. Ang kanyang mga alagad ay mapangalagaan. Ang kanyang mga alagad ay maingatan. At saan sila nais ingatan ng Panginoon? Huwag mo silang alisin sa sanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Mga kapatid, ito ang panalangin ni Kristo. Protection from the attack of evil. Protection from any evil force. Protection that they may not be harmed by evil. Mga kapatid, nakatutuwang isipin na hindi ipinalalangin ng Panginoon na sila ingatan mula sa bagyo, ingatan sila mula sa anumang virus, ingatan sila sa problema, ingatan sila sa kahirapan ng buhay. Ang panalangin ng Panginoon, ingatan sila sa kasamaan. Bakit? Sapagkat the Lord knows how the evil one operates. The Lord knows the deceit and the trick of the evil one. That is why he did not ask from the Father that they may be free from the battle of the storm and from the struggle of the tide. Pero ang hiniling nila, ang hiniling ni Kristo para sa kanila, ingatan sila sa masama. Sapagkat ang tao ay madalas nalilinlang ng kasamaan. Ang tao madalas nauhulog sa tukso. Ang tao ay madalas na natatalo ng kasamaan. Kaya nga,
Ito ang kanyang panalangin para sa kanyang mga alagad. At ito rin ang panalangin sa atin ng Panginoon na tayo ay maingatan dahil mapanlinlang at tuso ang masama. Ilan sa atin ang bigla na lamang nahuhulog sa kasamaan o ilan sa atin ang bumibigay sa mga tukso sapagkat ang hirap labanan. Gumaling nga sa mga sakit, nakaraos nga sa kahirapan, pero pagdating naman sa tukso ay hirap na hirap tayong labanan. Kaya ito ang panalangin ni Kristo na nawa maingatan tayo sa kasamaan. Pero bakit nga ba marami pa rin tao ang nahuhulog sa kasamaan in spite of the divine protection being petitioned by Jesus? Bakit nahuhulog sa kasamaan ang tao? Sapagkat more often than not, we rely on our strength. And this is the beautiful part of the gospel. The Lord is telling us, in times of evil, in the face of the evil one, we cannot rely on our own strength. We need the divine protection. Kailangan natin ang pag-iingat ng Ama. Hindi natin kakayanin ang tukso, hindi natin mapagtatagumpayan ang mga tukso ng kasamaan, kailangan natin na tayo'y ingatan ng Ama. Kaya mga kapatid, sa misang ito, hilingin natin na huwag tayong aasa lamang sa sariling lakas upang mapagtagumpayan ang mga tukso. Kung nais nating magbago, huwag sa sariling lakas tayo umasa. Umasa tayo sa pag-iingat ng Panginoon. Let us beg the Lord each day that He may protect us from any attack of the evil force. Amen.